Hello, what is up, mga kamata? Welcome na naman sa pinagbago nating video. In today's video, mga kamata, pag-uusapan natin kung totoo nga ba or kung gaano katotoo yung haka-haka na tatanggalin na daw yung AXS pagbibreed ng mga aksi. Kung mangyayari man ito, mga kamata, no, magkakaroon ng pump ang SLP and siguro ma-hit niya na rin yung 10 pesos mark sa or more than. Siyempre, tatanggalin na yung AXS, mga kamata. So, malaking tilik ito sa pagbibreed. Okay? So, ayun, pag-aaralan natin, titignan natin sa video na to kung ano nga ba yung mga pros and cons. Okay? So, first, kapag tinanggal yun, mga kamata, magkakaroon ng sudden pump. So, ayun, nag-pump nga yung SLP, almost umabot siya ng 4 pesos. Okay? And then, ito yung yesterday, mga kamata, ito. So, 0.0780 cents ng USDT or ng US dollars yung inabot niya kahapon or almost 4 pesos. So, ayun, yesterday, nakita rin natin na nagkaroon ng problema ang post ni Giho. Hindi naman sa hindi nagkaroon ng problema yung post ni Giho pala. Sorry. Merong problema sa Axie Infinity mismo. So, isa sa si Giho na developer dito na nag-post or nagpatarma. And then, sabi niya, there are very large, powerful, and evil organizations trying to destroy our beautiful movement. They are alone. They have no community. What are bits from? So, dito mga kamata, makikita natin na merong powerful and evil organization na gustong pabagsakin na Axie Infinity. And ayun nga, so, sa sobrang dami ng followers ni Gihos, marami nagkaroon ng haka-haka na baka this will be another movement for the developers na tanggalin yung AXS para ipakita na strong ang Axie Infinity. Okay? And then, ayun, after the post, mga kamata, no, nag-post din ng Axie Infinity, which is yung official website nila, sabi dito, oh, we have something for you. Okay? So, ayun, marami na namang speculation na nakita tayo dito, okay, na marami tayong narinig, and then sabi nila tatanggalin na daw yung AXS for breeding, so siguro yun na yun, and sabi naman ng iba siguro magkakaroon ng value yung WRON. And some writers here, on the other hand, nag-tweet din siya, mga kamata, sa atin niya, I have a theory that the Axie Infinity will drop AXS and will just use SLP for breeding soon. So, what's your thought? Sabi dito. So, kilala naman natin sa writers, mga kamata, na isa siya sa isang powerful content creator, marami siyang followers, and also malaki din yung scholarship na pinapa-scholar niya sa mga siguro sa mga Pilipino din, ganun, sa maraming tao, and then nakakatulong siya. And then marami siyang followers. Okay, so ito sabi nga some writers, mga kamata, na ito yung speculation niya. So malakas daw yung theory niya, or yun yung theory niya, or malakas yung kutob niya na tatanggalin nila yung AXS for bidding. And ayan, kung check naman natin, mga kamata, no? So yesterday, yung burned lang natin for breeding is 23 million lang compare sa mga past few days natin na naging consistent siya from 60 million burned SLP hanggang the other day na 56 million, almost 60 million pa rin. Pero simula nung lumabas yung mga balita na to and then yung mga news na to, mga kamata, and speculation, naging 23 million na lang. So sino ba namang hindi mag-hold, mga kamata, ng SLP? Siyempre, hindi ka mag-burn ng AXS kasi masasayang lang kung ilalabas nga nila yung news na to na, di ba, na AXS tatanggalin na sa breeding. Siyempre, yung mga breeders, mga kamata, na, lalo na yung mga huge breeder or big giant breeder natin, mga kamata, i-hold dyan. Yung AXS nila, i-preserve nila and then ready to dump na after. Okay? So, as per checking, mga kamata, no, dito sa, ano, sa tweet ni some writers, may nakita akong comment dito from Discord, siguro to galing. And then, new update as per leak source, sabi niya, as per leak source daw, so parang hindi to totoo, mga kamata, hindi ko alam kung totoo, or I mean, sorry sa word, mali yata yung kung paano ko i-phrase out. Hindi ko alam, ayun pala, hindi ko alam, mga kamata, kung totoo ito or hindi. Okay? Kasi wala namang nilabas yung mga developers pa or the official website. So, new update as per leak source, balancing of SLP and AXS token, breeding will consist only of SLP, will change the value per breed. So, tataasan pa, i-change pa yata, bababaan, or itataas, that depends. AXS token will be solely used as a governance token. So, win-win situation, yung AXS being governance token, which is it is already, and SLP yung gagawitin natin na pang breed SLP alone, okay? And ang mangyayari dito, mga kamata, no? Ang mangyayari dito, tanong natin sa sarili natin, tataas pa ba ang AXS? Of course, magdadump siya ng konti, and then yung SLP natin magpapump, okay? Pero ang tanong dito, mga kamata, totoo ba ang mga news na ito? Totoo ba na gagamitin ang SLP na lang sa pagbibreed?
So para sa akin mga kamata, no, so siguro hindi ito totoo, maybe mga sa para sa akin lang speculation ko lang na 30% hindi siya totoo. Or I mean 70% ako na hindi siya totoo and 30% ako na totoo siya. So 70% mas malaki yung part na 70% hindi totoo. Okay. So why? Kasi kung napansin niyo mga kamata, nung lumabas yung news na yun, nag-pump. Okay, siguro ito yung mga whales na malakas yung kapit. And then sa mga kapit na to, syempre mga bulungan yan, and then mga sources sila, kumbaga parang si Thinking Pinoy sa Malacanang, no? Marami siyang sources, parang ganun. And then nililik niya sa mga taong bayan. So parang ganun lang mga kamata. And then itong mga whales na to, nung narinig nila itong mga news na to, balita, napump yung SLP. Pero nung nagtanong-tanong sila siguro sa mga talagang legit sources, nalaman nila na hindi totoo. Nag-dump ngayon si SLP and umabot na lang siya ng 3.30 cents or 3.40 cents. So malaki yung ibinagsak din niya. So ayun yung isa sa, I think, speculation ko lang, no, mga kamata, sa pag-aaral ko or sa pag-research ko kung totoo nga bang tatanggalin na yung AXS. So hindi, I think, hindi nila tatanggalin. Kasi isa ito sa mga, kumbaga, dito na mo-monetize yung mga developers. Eh. Dito sila kumikita yung dun sa AXS, tapos tatanggalin nila. Parang imposible. Parang imposible. Pero let's just hope, mga kamata, na it is true. Okay? I am also hoping na it is true. 30% of my belief is sana totoo itong message na to, and also dun sa theory ni Sam Whiters na sana totoo. And syempre dahil nagtugma-tugma na eh, di ba? So itong Axie Infinity nag-tweet din about dito sa they have something for us. And ayun nga, nagkaroon ng problema dun sa tweet ni Gio. So kung himay-himay yun may mga kamata, nagtutugma-tugma. Pero kung titignan mo naman sa movement ng SLP, mga kamata, no, so hindi yan dapat magda-dump ng ganyan kababa. From pumping yesterday into dumping today, hindi dapat yan magda-dump today kung totoo yung mga speculation na to. Pero siguro dahil mababa yung BTC ngayon, dahil nagbumabagsak, nadadamay lang yung SLP, hindi natin alam. Pero yung para sa akin lang mga kamata, no, so kumbaga sa, based on my research lang, this is not true. So we will see another day, which is today. We will see another day today kung ilang burning ang mabiburn nating SLP. Pag tumaas yan mga kamata, tama ako. Hindi totoo yung haka-haka na yan. Pero kung mababa pa rin yan mga kamata, na marami pa rin nag-hold at hindi masyado nagbe-burn ng SLP today, maybe it is true. So let's just hope. I will do my best to update you anytime, and from time to time, I will keep doing short videos para ma-update ko kayo. And kung nagustuhan mo itong video na tamata, mga kamata, at naligaw ka lang sa channel natin, please do subscribe para ma-update kita from time to time. And thank you so much for tuning in, and have a good day. Peace.